Anong klaseng lambat ang ginagamit ngayon na ang nahuhuli lamang ay maliliit na tilapia pero hindi nahuhuli ang malalaking isda? Ito po yung sinabi ni Atty. Atty. Castro sa aking panayam sa kanya. Pakinggan po natin ang kanyang pananaw at katuwiran na naaayon sa batas ukol sa mga pinagdidebatihan ngayon na kung bakit ang mga legal at mga legit na cockpit operators ay hindi kayang pagbigyan. Samantalang handa naman silang sumunod sa safety protocol na ibibigay ng ating pamahalaan sa kanila. Hindi sila mapagbigyan. Ano po ba ngayon ang online sabong? Totoo po kaya ang haka-haka na may nakikinabang dito? Kaya sila ay hindi nasisita at nahuhuli at lalong hindi napapatigil. Mga kaibigan ko, mga kamagsasabong. Ako ay kasama ninyo na nananawagan sa ating mahal na Pangulo at sa pamahalaan na buksan na ang sabong. Dahil matagal nang naghihirap ang mga magsasabong, mga breeders at mga manggagawa sa sabungan, mga cockpit operators at pati naman ang mga mananaya o aficionado sa sabong na naapektuhan itong online sabong. Hindi ko ipinatitigil yung online sabong pero atin pong ilagay sa legal at hindi nakakaperwisyo sa maliliit na magsasabong. Sapagkat ang nangyayari ngayon, ang online sabong ay pinababayaan samantalang ang mga tupada na kinatutuwaan ng mga magsasabong na maaaring pagkakitaan kahit paano sa period ng pandemya ay hinuhuli. Ang nangyayari po ay ang sinasabi ng ating mga kapwa magsasabong na matatanda ay anong klase ng lambat ang lambat ng ating pamahalaan. Ang malalaking isda ay lusot sa lambat at ang nahuhuli ay ang maliliit na tilapia. Hindi po patas sa batas. Dahil mayroon po tayong tinatawag na equal protection of the law. Hindi dapat na magkaroon ng diskriminasyon. Ang lahat ng magsasabong ay dapat pantay-pantay ang karapatan. At iyan po ay isang human right which is recognized by the United Nations Declaration of Human Rights na tinatawag natin pursuit of happiness. Maaari po ba na sila lamang ang happy sa kamal-kamal na napakalaking kanilang kinikita samantalang itong mga cockpit operators ay hindi makapaghanap buhay. Yan po ay isang bagay na hindi dapat pabayaan at hindi dapat umiral sa isang bansang katulad natin na demokrasya. Ang mga namumuno ay dapat tignan ang kapakanan ng nakararami because we are in a democracy and a government that does not serve the people has no reason for being. Because in a democracy, the government is by the people, for the people, and for the general welfare of the people. Ito ay maaaring nakakatigayan lamang, pero matagal na pong naghihirap ang industriya ng sabong. Samantalang ang ibang hanap buhay ay binuksan na. Katulad ng transportation, mga mall, at lahat ng maaaring mag-prime up sa economy upang ang matagal ng paghihirap ng mga mamamayan, kasama na ang ating mamamayang magsasabong, ay malunasan at bumalik ang dating sigla ng ekonomiya. Ito pong online sabong ay napakaraming violation. Unang-una po ay ginagamit dito ang sa online ang cyber means of committing
the crime of illegal sabong. At iyan po ay isang cybercrime. Sapagkat nilalabag po natin sa online ang sabong protocols para tayo ay makaiwas sa COVID pandemic. At hindi lamang yan, may batas po ng sabong na ang sabong ay maaari lamang gawin sa mga sabungan na legal at may lisensya. Kung kaya, ang nangyayari po ngayon ay taliwas sapagkat ang online sabong na kumikita ng kamal-kamal na salapi ay pinababayaan ng pamahalaan samantalang ang tupada na maaaring pagkakitaan ng mga maliliit na magsasabong ay hinuhuli, inaaresto at ikinukulong. Anong klaseng pamahalaan yan? Hindi patas ang nagiging labanan. Kaya ako ay nananawagan sa Pangulong Duterte na sa aking paniwala ay nagmamahal sa lahat ng kababayan at hindi papayag na kupkupin lamang at payamanin ang ilang magsasabong na nag-o-online. Kailangan po ay buksan na ang ating sabong upang ang ating mga maliliit na magsasabong ay magkaroon ng pagkakataong kumita at buhayin ang kanilang pamilya. At kung sakali naman na ipagpatuloy itong online na walang regulasyon, walang kinukulektang buwis, ay dapat ay pabayaan na rin ang tupada. Katulad nga ng sinabi ng dating Mayor Alfredo Lim, enforce the law equally, without fear or favor, or not at all. Yan ang patas na pagpapalakad ng sabong. Kung hindi ninyo magawa sa anumang kadahilanan na ipatigil ang online sabong na talaga naman labag sa batas, ay pabayaan na rin natin ang tupada at sabihin na lang natin, during pandemic, wala nang illegal, wala nang legal. Because extraordinary situation calls for extraordinary solution. Payagan na natin magsabong sa mga barangay sapagkat pinababayaan natin ang kumikita ng kamal-kamal na salapi sa illegal na online sabong. Ako po ay supporter ng Duterte administration sapagkat ako ay 15 o 20 taong nag-practice sa Davao City. At ako ay nagpapasalamat. At malaki naman po ang aking naging pakinabang sa mga investments ko at sa aking pagkapag-practice sa Davao City na talaga namang minamahal ng mga Davaoeño ang Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya dahil sa kanyang matapat at pantay-pantay na pagpapairal sa pamahalaan ng Davao. At sana po yan ay madala rito sa national nang sa ganun ang ating mga kababayang magsasabong na sa panahong ito ay naghihirap. Halos ay wala nang malaman kung saan kikita ng ikabubuhay ng pamilya ay magkaroon na uli ng hanap buhay. Sapagkat kamukha ng transportation under strict protocols ay pwede po naman na ang sabong ay pairali natin ang legal nang sa ganun ay wala nang illegal na tupada. At kung legal na, buksan na ang mga legal na sabungan, ay di magiging legal na rin ang online sabong sapagkat ito ay gagawin na ng hindi patago at gagawin na ito sa mga legal na sabungan. Ano ang nangyayari ngayon? Sa tupada, para kumita ang ating mga kababayang magsasabong, they are playing hide and seek with the authorities.
kung saan-saan inililipat-lipat ang pinagdadausan ng tupada. At ganun din naman ang ginagawa nitong mga big-time online sabong. At ang masamang-masama pa dito, yung mga false news na ito raw, ang sabi, ang chismis, at sa akin na ito ay false news, ito raw ay alam ng Pangulo at ng mga police enforcers na ayon sa pantahan ng nakararami ay hindi hinuhuli dahil may kasosyo sa itaas. At yan po ay isang bagay na hindi papayagan ng ating Pangulo. Sapagkat ang paniwala ko ay ang ating Pangulo ay mataas ang rating. Walang ibang naging presidente na halos matatapos na ang termino ay may 91% approval rating si Pangulong Duterte lamang. At sa kabila ng mga paninira ay siya ay pinamahal at pinaniniwalaan ng mga tao. Kaya ito pong problema ng illegal online sabong at tupada ay aming ipinararating sa mahal na Pangulo upang ito ay malunasan at malunasan din ang paghihirap ng nasa sabong industry. Katulad ng mga breeders, ang paduka po ay napakamahal. Pero ang bentahan ngayon, halos ang benta ay 4 kilo. Parang pagkain na lang. At totoo po, kaninang umaga, ako ay namili doon sa mga imported ko na binili ko ng mahal sa Amerika. Dahil kailangan ng pangulam ng aking mga handler. Nagpatay po ako ng 2 imported na may edad na mga 5-6 na taon. Hindi ko naman po ito ipamigay o ipagbili kahit 300 para maibili ng tuyo ng aking mga handler. Sapagkat kung hindi na ito mga itlog, ay ako naman ang mumurahin. Kaya, mahal na Pangulo, tulungan po ninyo ang mga sambayanang magsasabong na kumikilala at nagmamahal sa inyong literato. Maraming salamat po.